Yun, no? Yan. Good morning. So, gaya pa rin ng kaugalian mga kamukilo, kung ang dati natin laging ginagawa sa pag-upload ng video, Tabo Project rin tayo laging nauuna. Okay, dapat sana mga kamukilo is maaga ako ngayon sa Tagum, no? Kasi may ililiaw tayong kwarto dun. So, hinihintay ko rin kasi yung ano mga kamukilo para isahan na yung lakad, no? Hinihintay ko yung pera pang down din sa ating pintuan dito sa Tabo Project para maumpisa na yung paggawa mga kamukilo. Importante kasi ang pinaka-sekreto mga kamukil upang maigawa ng maayos yung ating pintuan sa ating bahay, no? Malayo pa lang yung schedule na ikakabit yung pintuan mga hamba, dapat napagawa nyo na, no? Kasi kapag on the spot o ilang weeks na lang bibigay nyo sa maggawa ng yung mga pintuan mga hamba para gamitin nyo, halimbawa isang linggo nung kaya nyong ibigay sa kanila na schedule, so maaaring madaliin nila yung paggawa ng pinto, hindi na maayos sa paggawa. At pangalawa, pwedeng kahit na hilaw pa yung kahoy, titirahin na nila, no? So dapat minimum tayo 2 weeks, no? 2 weeks yung pinaka minimum na paggawa ng pinto, kung mga 6-5, no? Na pintuan yung papagawa natin. Pero kung aabot siya ng 10 mga kamukil, lampas 10, dapat nasa mga 3 weeks tayo pinaka maximum na kukunin natin yung pinto dun sa paggawaan, no? So kung makikita natin sa loob ng 3 linggo mga kamukil o 2 linggo makikita natin may hilaw pa silang ginagawang pinto, pwede nating ibalik mga kamukil. Pwede tayong magalit doon, no? Napakataas ng binigay natin, o sabihin niyo sa nagpapagawa ng pinto, napakataas ng binigay naming ano sa inyo manggagawa ng pinto. Ba't binibigyan niyo pa rin kami ng hilawang kahoy, o hindi pa maganda yung pagkayari, o. O pwede natin, pwede tayong magalit, no? Sa ganung paraan dahil may reason naman tayo. May katuwiran tayo. So, yun po, no, yung sikrito upang matibay at maganda yung pagkagawa ng ating pinto at magagamit ng natin ang pangmatagalan. So ngayon mga kamukil, update tayo dito sa Tabo Project. Kikita mga kamukil natin, oh. Ito yung pinaka design sa ating harapan, itong project natin mga kamukil. So kahapon tinatapos sa pagpile yung trabaho dito, and then hindi pa nabuhusan yung mga poste. So, ngayon nakabuhos na siya mga kamukil, no, pagbalik ko dito. So ngayon plastering na naman. So yung banat natin dito mga kamukil, smooth finish to, no? Hindi natin pwedeng irap pagka mga ganito kasi walang bubong to mga kamukil. Open to, no? Open to lagi. Smooth to sa ulan, init, no? Itong walling na to. So kailangan smooth finish natin siya para applyan natin to ng foundation ng ating pagpipintura nito na matibay, lalaban sa init, tubig. So ano ba yung pwede natin gamitin dito? Pwede tayong gumamit ng liquid tile dito. Babatak natin na haluan natin ng ano. O di kaya yung acrylic primer natin dito, hahaluan natin ng anong tawag doon, kalimutan ko na mga kamukil, yung ginamit ko sa iligan na parang pulbus siya. Basta nasa isipan ko mga kamukil, hindi ko na maipalabas. O yun yung pwede natin gamitin dito para matibay. Bawal po yung skin coat dito mga kamukil, no? Ilang buwan lang yan, tuklap na yung skin coat na yan. Kahit na acrylic primer yung gamit natin, kapag pinundo natin sa ating acrylic primer skin coat, oh, sayang lang, no? So bawat preparation mga kamukil bago mo umpisahan, may preparation niyan sa pagpipintura. Una-una linis, pangalawa yung ipapadikit natin, pinakauna ipapadikit natin diyan, matibay ba siya, lalaban ba siya sa exposed na mga area. So yun, no? Pagka unang kapit natin diyan, ano yung isusunod natin, nalalaban din siya sa exposed na mga area. Oh, so, ganun, stick by stick lahat mga kamukil. So while dito, itong pinapagawa natin kay Kuya Roldan, fabricate na siya. Ayan, o. Nag-weld muna siya. So, sa bandang baba mga mo, hindi na natin tinakpan, no? Ayan. So, ito kasi sa taas, kailangan matakpan to. So, may takip yun na sa taas kasi patayo yung schedule nito mga kamugil, yung forma niya. So, yung purpose dito mga kamugil, na tinakpan natin kasi kapag umulan, papasok yung tubig dito. Kaya importante, batakan talaga natin dito sa pinakadulo. So, ngayon, laging kasabihan, hindi naman tayo perfectong tao, no? Walang perfect na tao dito sa mundo, lalo na sa aming mga construction worker. Hindi natin maiwasan, baka may mga kunting butas dito mga kamukil, no? Na sa pagtira ng pintor, kahit kunting butas lang, karayom magpalagay natin kasi laki lang ng karayom yung butas na mangyayari, papasok yung tubig dito, idadaloy niya dito, diba? Hindi siya mag-i-stack up dito. So malamang ang tanong nito, dapat mga kamukil, isahan na lang, tinakpan yung taas, tinakpan yung baba, no? Yung purpose kung bakit hindi natin tinakpan, kahit kunting tubig dito na makakapasok o yung mag-moist ito mga kamukil, una-unang reason, kapag malamig ang panahon, gabi, magmo-moist itong bakal natin.
So ngayon, pag tinakpan natin itong mga kamukil, yung moist na yun, maiipon yun dito. So ito yung unang masisira. Pansin nyo sa mga gate mga kamukil, sa pinakababa yung unang masisira. Dahil yung reason yan mga kamukil, yung moist ng bakal natin naiipon dito. So ito, hindi ko siya tinatakpan para yung moist ng bakal mga kamukil, diretso siyang mahuhulog. Hulog lang siya. So sa ganong diskarte o pag-iisip mga kamukil, matagal masira itong tubular natin. So yun lang no, yung mga advice ko. Yung mga ano, lahat ng mga diskarte na ni Mungkil ha, sinasabi ko na kung paano magamit natin yung isang bagay na pamatagalan. O nasa diskarte lang yan, nasa isip lang yan, no? So ito, malamang kung wala kang pag-iisip nito, tatakpan mo na lang to para magandang tingnan, di ba? So kahit na hindi natin takpan yan mga kamukil, nasa ilalim yan, hindi yan makikita. So yung pag hindi natin paglagay ng takip dito, napakalaking tulong yun para kapakinabangan. Yan, pinaputol ko na kayo, no? Kado yung mga bakal na nakausli. Ito, isa pang ano ha, tips. Pagka mga ganito, uldugawa namin itong mga kamukil yan. Isa yan sa mga magastos kapag ganito lagi yung ating nakaugalian, no? Dapat sa pagpatay ng mga bakal mga kamukil, vertical. Alamin nyo na kung ilang pile yung ipapile dyan. Tapos, do, saglit lang muna be. Tapos mga kamukil, kung ilang pile, dyan na natin masusukat yung mga patayo na bakal ilalagay natin. O, tulad nito mga kamukil, sumobra, di ba? Hindi siya na lagay sa tamang sukat na puputuli ng bakal. So paano natin gagamitin yung mga maiksi na yan? O, maging lesson learn na ito mga kamukil sa lahat, no? Lalo na sa mga nagpapago ng bahay. O, alam ng ano yan, alam ng mason yan, na dapat kung ilang pile yung ipapatong na CHB, ganun din kataas yung bakal ang ating puputulin para walang masayang. Diba? So ilan bakal nakatayo? Dami. Pero don't worry mga kamukil, gagamitin natin yung mga putol-putol na yan. Marami tayong paggagamitan dyan. Okay. So alis-alis, okay na dito. Update natin sa taas si Cantor, no? So yung mga poste, bakit hindi pa tayo nakapatay ng bakal? Ayan. Kasi mga kamukil, binibinta namin yung mga stirrups. Mga stirrups, so lateral na tinatawag. Pag makumpleto na yon, matik na natin ibibindun yung mga bakal na idudugtong natin dyan kasi naka LO billport tayo dyan. Yan, idudugtong natin, saka natin paslakan ng mga lateral. So kaya hindi pa tayo makakita na nagpapatay tayo ng dugtong ng mga bakal sa postik. Right? So baba tayo mga kamukil. So sa lahat ng mga tumututok dito sa aming project, maraming salamat ha. Mula Davao hanggang Tagum na project ko mga kamukil, tinututukan yung ano. So maraming maraming thank you sa inyo mga kamukil. Okay, baba tayo mga kamukil. As you can see mga kamukil, oh, yung ating hagdanan, nag-improve na. May ano na, may trillings na. Ayan o, oh, nag-improve na yung ating hagdanan. Oh. Alam mo sa mga matatanda mga kamukil. Oh. Kasi yung umaakyat dito, medyo may edad na. Kaya mahirap talaga mga kamukil pag may edad na tayo. Pumanik tayo ng mga hagdanan. Oh, apil na, tanan. Clean na, diya. Umakyat tayo ng mga hagdanan. May edad na tayo, so kailangan talaga may hawakan bago tayo humakbang. Improve na yung ating hagdanan mga kamukil. Ito na. Ay. Dito. Asterbune. Yan. Lupluringan. Yung ano natin. Siptik. No? Puso negro. Okay. Dito yung six natin. Nagawa na. So, pag malinis yun dun mga kamukil, yun yung pasusunod natin. Matapos ni Master Buni to dito. Lipat si Master Buni dun. Okay. Ito, header mga kamukil. Inaakyat nila. Pintuan na ito. Napakabigat mga kamukil. Okay. Arsaga mayroon nga makuha na yung tubular. Eh, ano? Dus! Yan, no? Okay. Guniti ron. Kaya masakay mo kauban ron. Oops. Okay, mabigat siya mga kamukil. Ito. Maximum niya, minimum niya 85. Maximum nito 90, no? Yan. So, I think mga kamukil nasa 90 kilos yung pinakaano nito. Isang panel. Ganyan mga kamukil. Hintayin niyo lang mga kamukil, tuturo ko rin sa inyo yung pag-install talaga nito. Mula umpisa hanggang makakabit kayo na. Tuturo natin sa inyo. Kasi maraming nagtatanong. Oh, yun po, yung ating pinaka-header ng ating pintuan. Nang yung update dito sa baba. While dito mga kamukil, sa kusina, kitchen area, malapit na, paggawa na rin tayo ng ano dito. Paggawa na rin tayo ng countertop. Yan, countertop para sa ating kusina.
buo na dito mga kongil, takpan na lahat, oh. Yun, oh. Tapos yung CR natin, ayan, oh. Dito na, naka-header na rin, pintuan na lang yung kulang. Well, dito, oh, pwede na natin paasimbula ng ano to, paliawtan ng hagdanan. Oh, tapusin mo na yan. Istara mo na lang, Master Boyet. Ngayon, yung trabaho ni Master Boyet, lahat, si Roho, Master Boyet, ano? Oh, lahat. Si Roho yung titirahin na Master Boyet, lahat. Yan. Palibot doon. So, mamayang hapon siguro mga kamukil, sikapin natin makabalik dito na. Para makita natin, close na tong palibot. Close na tong palibot ng bahay. Okay, dahan-dahan lang ha. Ayun dito. Dito yung ayusin natin. Matapos yung si Master Lando dyan sa taas. Master Lando papatukan natin dito. Para maplastar, maayos na. Mabilis. Mabilis tayo makakita ng ano, outcome. Dito dito. So, Master Lando naman ang ano dito. Master Lando, ikaw yung tumira ng ano dito, no? Steps. Dito. Oh, Master Lando. Kaya Master Lando yung patuloy dito. Sa part na to. Okay. Yan ang mga kamakilo. May header na tayo. Dos G's, kiyapon part. Part. Dos G's na eh. Okay, ani. Finish. Dos, bayin din ako na eh. Dala. Oh, sige. Pwede na, bulita lang tuloy. Bula po rin, bula gamay. Patay lang ako. Hindi, pwede na, bulitan lang. Pantaya lang ang kadagkoon. Pantay na kaya, pantay. Ang ngangaron. Tama na, ito ang patoy. Pantay mo ah. Tama na. Panayin nilang ah. Okay, bari na. Last time, bari na. So, yun po yung pagka-discarte mga kamukil. Kita nyo. Ano? Oh, yung bigat mga kamukil, ano lang yan? Light panel adhesive. Lock na para hindi nagagalaw, pwede nang diwan. Ay, ibabaw ron. Na, oh. Tirahan mo niya ang diriro, no? Okay, kusiniro. Luto na. Ano ulam? Yung ulam na yun. Bata. Binata ang langka. Langka na eh. Wait. Langka. Langka na. Yung langka. Okay. Mukha na lang. Sige. Diretso na alit. Gisa niya sabaw. Largo. Tapos tunok dahil yun. Alright, thank you mga kamagil. Yan muna, update natin dito.